Ipinasite for contempt at ipinakulong ng Senado ang dalawang negosyanteng sangkot umano sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na nasamsam noong Mayo. Kasama na riyan ang may-ari ng warehouse na itinanging alam niya ang tungkol sa kontrabando. Hindi naman po nakasipot sa pagdinig si Customs Commissioner Nicanor Faildon dahil daw na alta presyon. Nakatutok si Jam si Sante. Sa warehouse ng negosyanteng si Richard Chen o mas kilala sa pangalang Richard Tan, natagpuan ang 500 kilo ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs nitong Mayo. Pero sa pagharap ni Tan sa Senate Blue Ribbon Committee, giniit niya na hindi niya alam na shabu ang laman ng 5 cylinder. Nagka-ideya lang daw siya nang tawagan siya ng China Customs Police upang sabihing nahuli na sa China ang nagpadala ng droga. Ang sabi ng China Customs na nahuli na yung mga suspects, no? And then but they are not 100% sure na kung nandiyan ba yung mga drugs, no? But the purpose of the phone call is to tell Mr. Richard Tan that inform the customs of the Philippines na to come to the warehouse and check it on the spot. Para maipasok sa Pilipinas ang shipment, isang Manili daw ang nag-asikaso ng dokumento at humingi ng tulong sa isang negosyante para makalusot ang shipment. Hindi rin daw alam ni Lee na may lamang shabu ang shipment. Wala daw siyang idea kung sino yung owner or sino yung client. Pero nag-get in touch lang siya through the staff of Mr. Tan. Alright. So he is the facilitator nitong shipment na to. 但是这个货运是从你这边过来的，是吗？ 我只是负责接他的那个文字，那个单据。 Okay. 只有单而已，是吗？ 对，只有单过来。 So 我不负责货。 So according to him, he's only in charge of the documents only. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sa original na packing list ng shipments sa kumpanyang Hongfei, isang courier service sa China na pag-aari ni Tan, 5 cylinder ang nakadeklara sa shipment. Dumaan ang dokumento kay Lee. Kinuha ang negosyanteng si Kenneth Dong para maghanap ng broker at consignee na tatanggap ng shipment. Pero sa nakuha doon na packing list ni Dong, hindi na nakalista ang 5 cylinder. Tingin tuloy ng mga senador, nagsisinungaling si Tan at Lee. Kaya ipinasite sila in contempt at ipinakulong ng Senado. For lying to your committee, they should be held in contempt until we are able to trash out. When we hold them in contempt, then we will hold them here and detain them here. Since we started the investigation, niloloko na tayo ni Mr. Chen, ano? Because look, siya yung consolidator. Pag consolidator ka, dapat alam mo kung ano yung ina-export mo. Nag-report siya, no, na may mga shabu dyan sa mga crate, no? So yun po yung intention niya. Hindi niya mag-gets bakit dito sa atin siya pa yung huhuliin. Ay, okay. Samantala sa China, yung government nagpadala ng letter to say thank you to him. Pero hindi pa rin daw lusot, sabi ng mga senador sina Mark Taguba at TJ Marceliana at consignee na EMT Trading, kahit pa ang sabi nila hindi nila alam na may shabu ang shipment. Hindi pa rin daw lusot ang negosyanteng si Dong na may mga ninong at ninang na senador. Sina Senador Risa Hontiveros, Ralph Recto, Mick Zubiri at Kiko Pangilinan ang mga ninong ni Dong sa kasal. Nag-ambag din ito sa kampanya ni Senador Joel Villanueva noong 2016 elections. Sabi ng mga senador, lehitimong negosyante ang pagkakakilala daw nila kay Dong. Kaya nagulat sila na nasangkot ito sa kontrobersya ukol sa drug shipment. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.